Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Alam mo na po, andito ulit ako guys, ano. Maraming salamat po sa patuloy na mga nagsusuporta diyan sa ating channel. Pagpalain po kayo. Ayan, at saka bago na tayo magpatuloy ha, sa mga bago lang dito sa ating channel guys, huwag niyo pong aksahin yung pagkakataon, mag-subscribe na po kayo at buksan ang notification bell siyempre para palagi kang updated. Alright guys, ito po ang ating maging content. Skip muna tayo sa mga BSP series coins natin, ano, foreign coins muna tayo kasi sayang naman din kung hindi natin ito ma-share sa inyo, no. Ito pong ating coins ngayon is yung 1988 na Liberty quarter dollar. Siyempre dapat malaman natin, since hawak na natin to, dapat alam natin kung ano ang value nito. Ayan, tapos dun po sa may mga hawak na ganitong coins, ano, especially mga nasa abroad, USA. Ayan, siyempre comment kayo kung may mga hawak kayong ganito. And so alam mo pa guys, ang kwento ko lang saglit at pagtuunan nyo na ng panahon to, share lang ako. Alam nyo, na-invite tayo doon sa isang one of our friend na si Ate Risa, no? Napunta kami doon sa kanila at binidyohan ko po yung mga hawak nilang mga proof ko talaga, yung mga nakaset talaga, yung mga certificate na po authenticity. Napakaganda ng mga coins na yun, ano? Yes, no, kaso lang wala na-delete dito sa aking sa aking cellphone. Hindi na kinain ang memory ng cellphone ko. Hindi na siya mabasa, kaya sayang. Na-delete ko na yun. Gagawin ko sana ng content yung mga yun, especially yung mga meron pa mga silver coin. Ang dami po, talaga napakaganda ng mga USA na coin, ng mga proof coin. So sana kung marinig ni Ate Risa ito, no, sana ma-videohan ko ulit para magawa ko ng content, ano. So ayan guys, so ito Liberty quarter dollars 1988. Nag-iisa lang to guys, itong coin ko na ito, no. So kawawa naman, ano. Ayan, no. At alam niyo po guys, ano, pansin ko lang, ano, pag nagko-content po ako ng mga about sa mga foreign coins, kukunti lang yung mga nanonood. Sa dami kong subscriber ngayon, nasa 15,000 na, ano. So, kadalasan yung mga content ko about sa mga foreign coins, hindi masyadong pinanunood. Hindi nyo masyadong pinanunood. Oh. Pero kung tutusin, kayo naman yung may kasalanan nito eh. Diba? Kayo naman yung may kasalanan nito eh guys eh. Ang mga content ko po dati is about sa mga tutorial, mga vlog, mga mukbang. Pero meron akong isang content noon na about coin. Yun po ang pinanood. So, sinubukan ko mag-content about sa mga coins at ayun po, nag-boom siya. So ibig sabihin, ito yung gusto nyo, yung mga coins. So kasalanan nyo to kung bakit naging coin na vlogger ako, no? Ayan, so binibigay ko yung mga hilig. Ayan, kasi since nandito na tayo, na-monetize ang aking channel, no? Dahil na rin sa mga content ko na coin. So ibig sabihin lang guys, kung minsan yung hindi natin inaasahan, yun pala yung biglang darating, hindi natin inasahan. Kumbaga parang naka-destined kasi monetize na po ang aking channel. Na-verified na rin ang aking account. So sobrang pasasalamat ko sa inyo. Since kasalanan nyo, sobrang pasasalamat ko kasi hindi ko akalain na mamamonetize ang aking channel dahil sa pagkukontent ko ng mga coins. So ayan, pinaninindigan ko na po at unti-unti. Ngayon, mamimili ako ng coins. Pero hindi ko naman siyempre pwedeng bilhin lahat yan. Yung mga coins na talagang kulang-kulang sa aking mga series. Ayan, i-announce ko po yan na siguro sa susunod na araw magkukontent ako about kung ano po yung bibilihin kong coins. Ayan, medyo napahaba yung ating kwento ngayon. Pero siyempre sinishare ko sa inyo guys. Ayan. So ito, Liberty 1988. Okay guys, ayan o, 1/4 dollar Washington quarter or Liberty, United States. Ang years nito guys, 1965 to 1998. Ang haba pala ng years ng series nito, no? Composition niya, copper nickel clad copper, ayan, 5.67 gram.
Ito sa version of the portrait in a left profile of George Washington, the first president of the United States from 1789 to 1797. Ayan, isa accompanied with the motto, "In God to Trust," and surrounded with the lettering Liberty. Ayan. Tapos sa reverse niya, an eagle wings spread and standing on a shaft of arrows with two olive spaces beneath. The eagle is surrounded with the face value, the motto E Pluribus Unum, and the lettering United States of America. Ayan ang kanyang picturing. No, tapos may comment siya, "This coin can be found with the three mint marks, which are seen behind Washington here." Yun. D for Denver, P for Philadelphia, and S for San Francisco. If it has no mint mark, then it was made at Philadelphia. Itong hawak natin, ano yun eh? D. Ano siya? Sa Denver siya. Ayan, diretso na tayo sa kanyang years para makita natin yung value na itong quarter dollar na to dito sa Nemista. Scroll nyo lang. Maraming years eh. Kaya medyo... Ayan, 81, 82. Lapit na guys. 87 and 1988. Ayan. Napakarapi pala ng vintage na itong coin na to. Kaya pala napaka-common lang sa dami niya to. Ayan, kita nyo may naligaw na isa sa akin. 1988. Ayan yung vintage niya. Yung 1988 yung D. Kaya ating hawak niya nasa una yan. Ayan. Ang value niya sa uncirculated ay 39 pesos na. So, hindi ganoon kataas ang value nito, ano. So, iniisip kasi ng iba na pag mga USA na coin eh, malaki ang value. Mababa lang po, hindi ganoon kataas. Yung malalaki ang value guys, yun yung may mga yung mapababa ang vintage. Tapos yung mga proof coin, yun po ang malalaki ang value. Itong hawak natin ay napaka-common lang, kaya ayan lang ang kanyang value sa uncirculated condition, 39 pesos. Tapos itong isa yung medyo no to, 1988 P sa Philadelphia, itong vintage na to, halos ganun din ang vintage, napakarami rin sa uncirculated, 34.98. Tapos yung 1988 na S, ayan 1.6, ayan po ang mababa ang vintage niya, 1.6% lang. So kung ganito ang hawak nyo, 1988 na S, ano, ayan po, medyo sigurado ko dyan, maganda magiging value niyan. Ayan, so ayun na po ang kabuhan natin content guys. Until next time po, God bless you all. I'm out.